Hello mga kabataydo, may video tayo, yung Kia Pride, yung pag-overhaul, palit tayo ng piston ring dahil mausok na. So, share natin sa inyo kung meron kayong mga gaya nito, Kia Pride na B1 engine. Umuusok, hindi naman PCB bulb pinalitan na. Nilagyan din ng bulb cell, hindi rin. So second option yung ating piston ring palitan natin. So pakita natin sa inyo kung paano natin ginawa itong ating pag-overhaul ng Kia Pride B1 engine 1991 model. Tara, pakita natin sa inyo. Ito mga guys, oh. So yan, kita nyo yan. So yan yung ating gawa na. So ayan yung piston number 1, number 3 number po lagay natin. Hindi na natin lahat i-demo sa inyo, pero pakita natin no, paano natin ginawa. Okay, so dahil yung kanyang mga ring na dati, ito. Okay, so yung ring mga natin dati dito, yung pinalitan natin, ito yung mga pinalitan natin. So laki ng ano niya, laki na. Ayan. So malaki na yung kanyang siwang, yan o, kita niyo yan. Pagka ano yan, diretso. Yan, laki o. Maluwag. Kaya pinalitan natin. So yung ginawa natin, bumili tayo ng oversize. Ito. Bumili tayo ng oversize na piston ring. Ayan o, Mazda B1. Dahil oversize midini natin, 0.25, yan o, kita nyan. 0.25, so oversize binili natin. So ang ginawa natin, dahil nag-oversize tayo, ito na yung ating nagawa. Okay, so nagtira tayo ng sample dito para ipakita natin sa inyo. Ito yung ating ito yung partner niya. So ginawa natin para magkasya. Turo natin sa inyo yung mga nagdi-DIY tsaka mag-overhaul ng ano, gagamitin yung oversize ito. So dahil malaki siya, 0.25, hindi din pwede yung standard, kasi pag standard, dahil ito ay gamit na 1991 model, so na ibig sabihin na ano na rin to, itong kanyang combustion chamber ito is na, kaya kailangan natin ng oversize. Okay, pag standard lagay natin ay maluwang yon, so uusok pa rin. Okay, so oversize ang ginawa natin para magkasya ito. Ginawa natin ng ito, pakita natin sa inyo. So hindi na natin pinakita yung ano, paano. So turo na lang natin sa inyo, kuha kayo ng ano, jealousy sa inyo bahay, ano, mga bahay ninyo ito. So yun, ano to eh, flat. Okay, so yan. Tapos ginanin natin dito. Ito. Yan, isang side lang. Isang side ng ating piston ring ito. So kiniskis natin ng kiniskis, ganyan. Dandaan lang ko control. Tapos hanggang nailagay na natin, naniisis na natin, yan. Okay, so para ano, ganyan mo lang siya para pantay. Tulak mo siya ng ayan, tulak mo siya ng piston din. Yan na. Okay. Yan oh. Gamit din yung ating pillar gauge. Yung ginamit natin diyan ay point, ayan oh. Hindi makita gabi na eh. Point, basahin na ano na lang natin sa inyo, yung point diyan oh, 0.8, 0.7, yan oh.
0.7 tapos 0.18 millimeter. So yan sinukat natin ganyan. Okay, so ito pasok na siya. Okay, dahil inis-is na natin lahat, pag naipasok na yan, pwede na yan. O yan, so pag napasok na, ang gagawin mo ay okay na yon, no? Itong ating filler gauge. So pag napasok na yan, kung hindi pa, gaganin mo ulit. Okay, isisin mo siyang ganon, ganyan lang. Oh, kita ko sa inyo, ganyan lang. Isisin mo siya. Ganyan. So pag naramdam mo na na okay na, ilagay mo siya ulit. Okay, kita niyo yung groove. Tapos para maging ano, tulak mo siya ng yon, tulak mo siya ng piston para magpantay. Tapos sa kam siya sukatin. Yan o, pasok na pasok. Kinya yan. Okay. So, yan o. Tapos na natin. Kita niyo yan, liit lang. Tapos pasukan natin ng filler gauge. Yan. Kita niyo yan. Yung gatla na yan o. So tamang tama lang siya. Yun lang. Tapos lagay muna natin yung ating kamera. Yan. Same procedure lang. So ito ay piston ring number 2. Ito yung ating piston ring number 1. Okay. So ganun din. Pasok mo siya dyan. Tapos itulak na siya ng piston para magpantay yung pagkatulak niya sa baba. Tapos susukatin mo rin siya. Yan. Yan o. Sukatin mo rin siya ng filler gauge na 0.007. Okay. Tapos pagtingin mo na medyo matigas pa, ganyan mo ulit. Ganun ulit yung procedure natin. Pag medyo makapal pa, isusin mo naman ulit. Okay, ganyan mo lang. Kontrolin mo lang siya na tama dun sa target mo na sukat. Okay. So, halimbawa, ganyan. I-ano mo ulit, balik mo siya. Yan, ganyan, balik mo. Yan. Tapos, tulak mo siya ng yan. Tulak mo siya ng piston para pantay. Tapos, ganun din. Sukatin mo siya. Yan o. Sukatin. Okay. Yan o, pasok o. So, kung sa tingin mo ay parang hindi ka pa sumasayad ulit, ganun mo naman ulit. Ganun lang. Isisin mo na lang siyang ganun. Ganun ulit. Same procedure. Kuha ulit ng liha. Tapos yung ano ulit, yung tawag doon, is ulit. Yan. Is mo na, is, tapos i-check mo kung ito yung niliya mo ay pareho. Okay, so dapat isang side lang palagi yung liliyain mo, hindi yung kabilaan. Isang side lang palagi para madali siyang ipantay. Okay. So, halimbawa, naipasok mo na. Yan. Susukatin mo na ulit ng filler gauge. Yan. Yan o. Pasok. Lawan na. Patay ng yung ano. Yan o. Hindi ba pasok na. So, sabihin, okay na yan. So, yun ang piston na ring number 1. So, ganun din procedure ito yung ating, ano,
itong ating yung ating piston na ano. Oh. Yung piston ring tinali ko na eh para hindi magkaiwalay. So ayan. Ito ganun din yung ating oil ring tapos yung piston scraper, ito yung 1 and 2. Dalawa siya, partner siya ng ating oil oil spring to. So ganun din, isisin mo rin siya. Ito ano lang, kontrolin mo lang kasi hindi naman ito pwedeng isis. Bawasan mo lang sa orig, grip mo lang dito konti para magmaluwag. Tapos ito ganun din. So dahil nagawa na natin to, so ilagay natin yan ganyan. Okay, so natapos natin itong 1, 3 and 4. Tapos ganito lang paglagay nito. Okay. So ito yung ating piston ring. Okay. Tandaan nyo palagi yung position. Ito yung ano niya. Ito yung sa intake. Ito ay sa exhaust. Yan yung position niya. Okay. So paglagay naman nito, lagay muna natin yung oil ring. So itong oil ring natin, make sure itong ano niya, dugtungan niya ay hindi siya matalim. Nilihan natin. Okay. So lihan natin muna. Okay. So yun, nalihan na natin. So ilagay natin ito at saka yung pwesto nito dito sa gitna. Okay. Yung dugtungan niya ilagay natin. Ilagay niya siya sa gitna ito. So dito. Ano ba ganyan yung piston? O dito natin harap sa intake. Yan. Yan yung dugtungan. Yan yung dugtungan nito sa gitna. Okay, tapos yung next naman ito. Kapayin nyo rin ito kung saan yung medyo magaspang. Yan yung i-ano nyo sa baba. Yan yung itutok nyo sa baba. Okay. So yung medyo makinis, yan yung sa taas. Dahil ito yung magaspang, ganyan mo sa pababa. Okay. So ito naman, yung ano natin dito sa oil ring, itong piston ring, dito mo naman siya ilagay. Okay. Yun. So dito mo siya, itong piston, no? May paliwanag yan dito sa tapos dahil dalawa yan yung piston yung oil ring natin dito sa gitna tapos yung ating isang piston sa oil ring dalawa yan, yung isa dito sa side tapos yung isa dito sa side yan ganyan. So ulit hanapan mo yung magaspang, yung magaspang dito mo itutok sa pababa. Okay. So, ganyan lagay natin. Dandahanin lang baka mabali. O yan, pasok. So, pasok na siya. Ito yung ano niya, kita niyan. Yan, tapos isa. Ito. Tapos ito naman sa kabila. Ito yung second ring. So, ganun ulit yung procedure. Yung magaspang hanapin. Tapos yung magaspang, itutok mo sa baba. So ito naman yung pangalawang piston ring, dito naman natin ilagay. Dito banda, yan. Okay. Ayan o. Oh. Ayan siya o, oh. Dito mo siya ilagay. Yan. Okay. Yan yung piston. Kita nyo ba? Yun yung piston, ano, number 2. So, dito naman siya. Kung ito yung anong piston mo, yan dito siya. Yan, o. Okay. So, yung piston ring number 1, same procedure, hanapin mo yung magaspang.
Okay. So dahil ito yung magaspang, dito mo ilagay. Pababa. Yung magaspang. Kasi yun yung purpose nun eh, ng gaspang. Yun yung kakayo dun sa exist na langis. Okay. So ito naman yung piston ring number 1. Okay. Dito natin siya lagay. Okay. So yun lang. Ganun ginawa natin sa piston number 1, number 3, number 4. Yun ang ginawa natin, okay? So, pinasok na natin. Ito, dinainom na natin sa inyo para munawaan nyo. Tapos, ilalagay na natin. Okay? So, ilagay na natin. Tanggalin muna natin itong mga ano na. Tapos, paano ilagay natin dito, limawa ganyan. So, mahirapan tayo. Para hindi tayo mahirapan. Ito, may inano tayo. Huwag ganyan, baka maulog. Yan. So, pang ganyan, ito, gamit natin. Ito. Bumili tayo ng bretad. Ito. Piston ring compressor. Or, okay. Yung ano niya, height ay 3 inches, capacity ay 53 to 175 mm. So, ito siya. Yan, picture niya. Piston ring compressor. Ayan. Ang purpose naman ito, nag-order tayo sa Lazada, kaya dumating. So, ito siya. Ito. Kita natin sa inyo. Maluwag masyado. So, ito naman siya. Ito. Ito. Ito na siya. Yung mayroon siyang ganito. Tapos, yung Allen wrench na panghigpit. Yan. Alam ko anong size. Yan. Ito na yung binili natin. So, piston ring compressor. So, ito na siya. Ang gagawin natin, ganito yun. Pagamit. So, ilagay natin siya dito. Taas natin yung ating camera. Nakayo po masyado. Nahirapan kayo. Nahirapan ako eh. Hindi kayo. So, yan. Lagay niya yan. Tapos, tarin natin. Yun. Tapos, saan yung Allen wrench? Ilagay natin yung Allen wrench. Tapos, ikutin lang. Ganun. So, ikutin. Ikutin lang siya. Yan lang. Hanggang humigpit. Okay. Pwede rin kayo mag-DIY nito. Gagawa lang kayo. Pero ito ay in-order natin. Mura lang naman siya. 100. Pwesto natin ng maayos. 176. Kasama na yung shipping pin on. So, hindi ka na mahirapan. Okay. Simpitan natin. So, dahil higpit na, yan, pinres niya na lahat ng mga piston ring. So, ilalagay na natin. Huwag kalimutan, lagyan ng, ano, langis ito. Lagay muna natin dyan. Adjust natin yung camera natin. So, huwag kalimutan, lagyan ng ganito. Okay. Para pagpasok natin ay madulas. Yun. Tapos, piston mo lang. I-piston mo lang yung piston natin sa kanyang position. Tapos, gamit itong ating martilyong mahiwaga. Tapos, pupukin lang siya natin. Ganun. Hanggang sumagad siya. Siya yung ating flashlight. Yan. Okay, so ito. Hindi yung sumablay itong sa baba. Ito. So, ito sa okay natin. Okay.
Yan, pag tingin nyo na okay na, dandahanin nyo lang na ganun. Dandahanin lang. Pag sumablay, balik ulit. Okay. So, yun na. O, kita nyo yun. Bumasok na yung ating piston. Kasama yung piston ring. Na gamit ito natin yung piston ring compressor. So, malaking tulong siya. Kayo may mga ano order na kayo pag ano kayo, overhaul, DIY, bili kayo nito. Malaking tulong sa pagpasok ng piston. So, ayun na. Pasok na siya, di ba? So, dahil pasok na, tulak natin pababa dahil ito ay second ring. Second piston, tulak natin pababa. So, yan. Tulak lang natin. Tapos, tingnan nyo lang. Yan na. Okay. So, dahil umabot na sa ilalim, ano na, lagyan natin ulit ng langis ito. Yung sa kanan natin, higpitan. Okay? So, doon na siya higpitan. Higpitan na yung pinakailalim niya. Yung connecting rod, higpitan. Yung sa ilalim. Kaya, hindi na natin mapakita. Medyo madilim. Okay? So, gagapangin na tanin. Wala natin tagahawak ng kamera. Ayan, sa baba. Pag nakita nyo yan, yan yung ilaw. Hmm. Gagapangin ko yan. Okay. So, itong ano niya. So, ito. Sa ilalim. Sa akin na mama, akin na ang cellphone ma. So ito. Sana yun. Iyan. Andito tayo sa ilalim, yan o. So, nakita nyo yan. So, ilagay natin yung tornilyo. Yan. Kung paano siya tinanggal, ganun nyo rin sa ibabalik. Okay. So, dito tayo ngayon sa ilalim ng sasakyan. Okay. Yan yung kanyang camshaft. So yung ating, sana yung ating ano, number 12, okay. So ito. Tsaka yung igigpitan natin dito, ayan o. Yan.
sana. Yun. Okay, nag-active tayo dito. Ano yan? Number 12. Okay. Maluwang eh. Maluwang pa. Okay. Okay, so yan pag nagigpit na tayo dito, ang ano na lang natin ay tawag dito. Ah, 45. Okay, so 45 yung ating ilalagay diyan. Igpitan mo ng 45 na meron tayong to. Kunin natin, pakita natin sa inyo yung ano. Meron tayong ano to, torque wrench, so i-adjust lang natin ng 40. Okay, so 40 na yan. So yun yung pang ano natin yun. Yung pang adjust natin ng 40. Okay. Yan, lagay natin yung ating camera. Dito na kayo. So, igpitan mo yan, 40, gabit yung ating tools. Okay. Torque wrench. So, dapat ito ay 40 or mas mainam gawin yung 45. Okay? So, lahat yan 45. So, hindi natin papakita paano igpitan. Alam nyo na yung igpitan nyo to. Kailan sure yung igpitan nyo na 45 yung sa ating torque wrench. Okay? So, yan. Ilagay na natin yung apat na labas tayo. Stone ring. Palit tayo. Okay. So, hindi na natin papakita sa inyo yung buong ano. So, dahil ano na. So, yun lang. Dahil nagpita na, ginamit natin itong piston ring compressor. So, para mas madali si ilikabit. Okay? So, tapos, sumunod tayo ng palit tayo ng piston ring ito. Mazda na B1 engine, pareho lang yun sila, 0.25. So yun na, so try natin na ikotin. Okay, so ikotin natin. Ayan, kita nyo yan, umakyat na. So ganun talaga, medyo medyo matigas kasi nga bago yung ating piston ring. Kaya pag nag-ilagay na to tapos nag-start kayo, kailangan nyo siyang paandarin ng halos 4 hours or tagal pa so, para is tapos taasan nyo lang yung minor kasi mamamatay siya kasi matigas eh. Okay. Yun. Ito tayo. Okay. So tapos yung dito, kailangan ano siya. Yun. Ilagyan na natin ng marking. Yan.
naka top dead center na yun, yung marking yun, kita nyo naging na kulay puti yun, no? Yun. Okay. Kita nyo. Yan, turo ko. Ayan, oh. So, yan. The gentleman. So, yan na. Nilagay na natin. So, hanggang dyan na lang yung ating video. So, salamat sa inyo. Paano magpalit ng piston ring ng Kia Pride na oversize, okay? So, pinakita natin kung paano gawin. So, pwede nyo siyang gayahin pagka nag-DIY. So, papakita lang natin dito yung pagkaano na ulit another video na nailagay na natin ito lahat. Tapos, papandar natin. Okay, so salamat sa mga nakapanood dito. Please subscribe and then click the notification bell para sa ating pang video pa na i-share sa inyo. Okay? So, muli, salamat sa mga nag-subscribe. Patuloy na subscribe ako. Subscribe kayo para matulungan nyo rin ako sa aking itong ating pagbablog. So, salamat. God bless.